Ito ay isang aral or mensahe lalo na kay Ryza ng SOI Talent Entertainment at sa mga kabataan na pwedeng manood ng video na ito. Ang pag-aasawa ay hindi isang laro. Dapat ito ay pag-isipan ng mabuti. Nandyan na ang pag-iisipang kapalit ng consequences kapag ikaw ay nag-asawa ng maaga. Marami kang isasakripisyo, katulad ng iyong pag-aaral at ng iyong mga pangarap. Lagi lang nating isipin na hindi natin kailangang magmadali. Video ko na lang po pala ito sa para sa kapatid ko kasi ayaw ko po na isipin po ng ibang tao na ginagamit ko lang po yung kapatid ko para sumikat po ako at para pagkapiraan po siya. Hindi po ako ganun. Kasi po nag-post po yung kapatid ko na parang mukhang kami pa po yung mali dahil hinahanap po namin siya bilang kapatid po niya na nag-aalala. Mali po pala kami na hanapin po namin siya na magpo-post po kami ng ganun kasi hindi po namin alam yung gagawin namin. Kaya sa mga huling magtatanong po, baka hindi ko na po kayo masagot ulit kasi ayoko po na isipin din po ng kapatid ko at ibang fans po ni Ryza at sa ibang tumutulong po ni Ryza, ginagamit ko lang po siya. Pineperahan lang po namin si Ryza at ginagamit lang po yung pangalan ni Ryza para magkaroon ng pera. Hindi po ganun. Ang intention lang po namin, makita po namin yung kapatid namin. Actually po yung pinost po niya ng kapatid po namin, tignan po natin. Alam ko po, dinelete na po niya sa mismong account po niya. Buti na lang po, may mga ibang nag-screenshot na nag-send po sa amin. Ayan po, kung makikita po ninyo, wala na po yung post niya. Yung kanina po, binopost po niya kanina. Wala na po siya lahat. Ngayon po, makikita po natin yun dun po sa mga nag-messages po sa akin na sinend po yun kay ay kay Abarca Pending po. Siya po yung nag-send sa akin. Ito po. Basahin ko po. Sa mga nag-aalala po sa akin na akala nila na nawawala po ako, hindi po ako nawawala. Nasa mabuting tao po ako. At yung sinasabi po ng ate ko na ako lahat ang nagbabayad sa bahay na tinitirahan niya, totoo po yun kasi po mahal ko po siya kaya ako ang nagbayad pero hindi naman po niya kasalanan ng jowa ko kung bakit nawawala ako at hindi rin po niya ako pinilit sumama sa kanya. Ako lang po ang gustong sumama dahil nga po mahal ko siya. Alam kong ako ang may kasalanan ng lahat pero sa mga fans na nagmamahal po sa akin, salamat po sa inyong lahat. Sana kahit na ganito ang nangyari sa akin, sana hindi po kayo magbabago sa akin. God bless po. Ayan po. Nakita niyo naman po. Binasa ko po sa inyo. Pinalitaw niya po na parang mali po kami na parang gumagawa po kami ng istorya. May mga nagchat din po sa akin na nasa bundok-dok po yung kapatid ko. Nakasama po ni tatay. Wala po siya doon. Dahil ngayon lang po siyang hindi umuwi yung tatay po namin. Pero wala po siya doon dahil nga po na hindi umuwi yung kapatid po namin. Minsan po nung last lang po na umuwi yung tatay po namin, sabi po niya, masakit na kanya yung dito ko. Hindi ko alam bakit, sabi po niya. Tapos, ang dami po niya dinadaing sa amin. Tapos, doon po niya nasabi-sabi na wala po kami pakialam sa kapatid ko. Kaya po, nag-post po ako ng ganyan kanina po umaga. Kung naparood niyo po kanina umaga yung post ko sa vlog po, sa YouTube channel ko po, na na-post ko po yun. Sa mga tumutulong po, maraming salamat po sa mga nag-support at sa mga gusto pong tumulong po sa amin. Maraming pong salamat. Kung ang ano ko lang po doon, kung yung pong magiging dahilan sa mga pagtulong at pagbigay niyo po sa amin, makakasira din po sa akin. Hindi po ako ganun. Hindi po namin intention na ganun. Ang intention lang po talaga namin, maibalik po yung kapatid po namin. Yun lang po yung mahalaga. Para po, maging maayos na po lahat. Makita na po siya ni tatay para wala na pong madamay na ibang tao. Ang tulong sa SY para agaran pong maaksyonan itong problema po ito na sa kapatid po namin. Sana matulungan po kami ng SY. Ryza, kung ako sa'yo, umuwi ka na. Hindi kami magagalit.
Hindi ka namin sasaktan. Umuwi ka lang. Promise namin yan. Lubayan mo lang yung lalaking yan. Walang maidudulot sa'yo na maganda yung ganyan. Kung ako sa'yo, bata ka pa, may future pa, mas marami ka pang mararating. Hindi lang yan. Huwag yung ganyan. Huwag mong piliin yung ganyan. Mas, alam mo, dapat mas iniisip mo pang paano ka makatulong sa magulang mo. Alam nga namin, alam mo, dahil kami, may asawa na kami, alam namin ikaw na yung makakatulong. Akala namin ikaw na yung makakatulong sa amin. Ikaw na yung makakatulong sa tatay natin. Ikaw na yung makakapag-provide ng mga gusto ni tatay. Sa mga vlog mo noon, nung unang pumasok ka sa SY, sabi mo, ibibili mo ng kalabaw si tatay. Ipapagawa mo yung bahay. Pero, hindi na nangyari yun dahil nga sumama ka ngayon sa lalaki mo at tinanggal ka sa SY. Kaya kung ako sa'yo, may pagkakataon ka pa, bumalik ka na lang, umuwi ka na sa amin para matigil na tong issue na to. Ayaw ko rin naman na magkasira tayo magkakapatid. Kung may away man tayo, sa atin na lang yun. Sabihin mo sa amin kung ano yung ayaw mo. Para at least alam din namin, hindi yung kumaka pa kami kung bakit ganyan ka. Hindi namin alam kung ano ba yung problema mo, kami ba, o dahil hindi lang namin tanggap yung boyfriend mo kasi alam namin na mali. Alam mo yan. Hindi ka naman namin ibibigay sa alanganin. Bilang kapatid mo, bilang ate mo, hindi ka namin ibibigay sa alanganin at magulang mo. At ng mga tita mo, alam mo yan. Dahil unang kita pa lang namin dyan, alam na namin. Hindi mo yung nakikita kasi nabubulag ka sa pagmamahal niya. Naakala mo siya na lang yung nakikita mo, hindi mo na nakikita yung pagkakamali niya. Magising ka, Ryza. Sana magising ka. Sige na, umuwi ka na lang sa amin. Kung ako sa iyo, Eugene, ibalik mo na lang sa amin yung kapatid namin. Ibalik mo na lang siya sa amin para wala ng gulo, para hindi ka na madamay pa sa issue. Para matigil na lahat. Hindi, yun lang naman yung gusto namin, yung kapatid namin eh. Kahit ano pang nangyari sa inyo, ang gusto lang namin yung kapatid namin. Maibabalik sa amin para makita na rin siya ng tatay namin. Kasi kami, awang-awa na kami sa tatay namin. Alam mo ba, magmulang pumasok siya sa SY? Nagsumikap yung tatay namin na magtrabaho sa bundok. Magtanim, nilinis yun lahat para pag pumunta dun yung mga SY, pumunta dun yung kapatid ko. Makita niya na malinis yung lupain, yung bundok para hindi naman sila mahirapan pumunta doon. Naaawa na kami sa tatay namin. Kung ako sa'yo, ibalik mo na yung kapatid namin. Yun lang. Bilang din pong pangwakas, kung sa iniisip po ninyong lahat, sa mga nakakakilala na po kay Ryza na yung sahod po niya sa SY na pupunta po sa aming pamilya niya, hindi po totoo yun. Ito po yung totoo. Wala pong napupunta sa amin. Masaya lang nga po kami. Abutan lang po niya kami 1,000, 2,000. Masaya na po kami. Last po niyang binigay sa tatay ko na malaki, 6,000. Yun lang po, sa ilang beses po siyang nagsahod. Hindi po kami talaga humawak ng pera niya ng malaki. Hindi pa po kami nakahawak ng pera niya na akala po ninyo na bawat sahod po niya, nasa amin po lahat. Hindi po. Nandun po lahat sa lalaki niya. Doon po niya lahat. Yun nga po eh. Gusto po kami magsinungaling ng kapatid ko na sabihin daw po namin na napupunta sa amin yung mga sahod niya na ginagastos niya po sa amin, pinanggo-grocery niya po sa amin. Hindi po. At para lang pumatakpan po yung boyfriend po niya. Tsaka niwala po siyang naipagawa sa amin. Wala po siya naipagawang bahay. Wala po natupad sa mga gusto po ng tatay ko. Wala po siyang natupad sa mga pangarap. Sa ilang beses po siya nagsahod. Kung tutuusin po, makakapagpagawa na po siya kahit papaano po. Pero wala po kasi napunta po lahat kay Eugene po. Sa mga fans po ni Ryza, ito na po ang huling magpo-post po ako na patungkol po sa kapatid ko. Kung siyang ikakasama po ng loob niya sa amin na nag-post po kami dahil hinahanap po namin siya, ito na po yung huling magpo-post po ako. Ayaw ko na pong
Ayaw ko na pong humaba po itong isyong to. Sa mga tumulong po, maraming salamat po. At para makawala na rin po ako sa anino po ni Ryza na gusto ko lang po magpasikat, kaya ginagamit ko po yung pangalan niya. Ayaw ko po maging yung sa mga basher po. Hindi ko po intention na magpasikat, na gagamitin ko lang yung pangalan ng kapatid ko para magpasikat. Hindi po. Ang gusto lang po talaga namin, makauwi po yung kapatid po namin. Yun lang po talaga, makauwi lang po siya. Kaya kung ako sa'yo, Ryza, umuwi ka na. Bilang ate mo, bilang mga magulang mo, dahil wala na rin si nanay, kami na rin yung tumatay yung magulang mo. Hindi porke tumigil kami sa social media, titigil na rin kami sa paghahanap sa'yo. Hindi. Hahanap kami ng paraan. Kung kinakailangan na makipagtulungan kami sa mga kapulisan, sa DSWD, para lang makuha ka namin dyan. Dyan sa lalaking yan. At ang gusto lang naman talaga namin ay makauwi ka na. Ayaw lang namin na mapahamak ka. Alam na namin yung karakter niya. Matuto kang kilalanin yung taong bago mo pakisamahan. Hindi yung sabagay bata ka pa. Kaya bata ka pa talaga. Kaya dapat mabawi ka na. Hindi pa talaga yan para sa'yo. Mas higit pa dyan na magmamahal sa'yo. Darating ang panahon. Wag ka lang magmadali. Sa ngayon, kailangan mo munang umuwi dahil bata ka pa talaga. Kung kinakailangan pumunta kami ng DSWD para mahuli, para maibalik ka sa amin, gagawin namin. Yan lang po. Unahin ang mga pangarap at dapat magkaroon tayo ng mga bagay na ating ipaprioridad upang mas masiayos ang dati nating buhay at kinabukasan. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya dapat mag-isip muna bago gumawa ng mga hakbang sa ating buhay. Oh,